napakamahirap na makita at ma-experience when you see them die, when you see them on the process of dying, na makikita mo sila na pumupunta sa Pampang dahil mahina na sila at hindi na nila kaya lumangoy pa. Ito na yung time na sinasabi nila na I gave up already and I'm ready to die. Dahil sa tagal na pagkakasadsad ng balyena sa Pampang, so ang gusto nating malaman is kung may heartbeat ba, wala tayong makita makapaan dito. So the next thing to do is check for the palpebral reflex. Ang palpebral reflex yung sa mata, kapag binigyan mo siya o nilapatan mo siya ng pressure, tendency is to close it. Ginawa natin kanina, walang reaction whatsoever. Hours from now, we are going to perform the necropsy. Kuha tayo ng mga maliliit na samples from various organs ng kanyang remains, no? Hindi maaaring magtagal ang balyena sa Pampang dahil baka makahawa pa ito ng sakit. Sa laki, hindi madali ang maialis siya. Now we are attempting to use two backhoes para mas malakas kasi kanina mukhang hindi kakayanin. Doon kasi sa lugar na yon mahirap magawa ng necropsy. Ano nakakapa natin kanina? Luso yung tali, nag-slip doon sa bibig. Marami sa residente ang ngayon lang nakakita ng balyena. Ate, wag niyo na lang pong tadyakan. Ate, ay kuya, wag niyo na lang apakan. Pwede naman tignan na lang po natin. Magawa niyo na yun ng isang araw. Inabutan ng low tide ang balyena. Okay. It's not working. Forty-eight feet. So we made several attempts para idalin sa shore yung ating balyena, pero hindi kaya. Dahil inabot kami ng gabi at madilim na sa lugar, ipinagpabukas na namin ang necropsy sa balyena. Sinimulan muna namin ang araw para pulungin ang isang opisyal ng lugar. Okay, in my whole career as an animal doctor, this is probably the biggest animal na aking na-necropsihin. So help me God. Sa pamamagitan ng necropsy, makikita kung ano ang posibleng ikinamatay ng balyena. Okay, ito yung kanyang copulatory organ. Normally, nandun lang siya sa loob at lalabas lang to during mating. At kapag patay na yung animal, dahil mag-relax na yung muscles, you just come out. Sa datos, 10% ng mga marine mammals na nasuri ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa Amerika ay mayroong basag na eardrum. Ang mga pagsabog mula sa paghahanap ng gas at langis sa ilalim ng dagat maaaring nagdudulot ng pamumuo ng dugo sa utak at tenga ng mga marine mammals. Pag kinusok natin at naririnig niyang po, yun yung gas na nabuo from anaerobic activity inside.
Mga maraming tanong natin. Pwede ba namin sila yung ipunter dito? Yun yung gas na nag-form sa loob. Hanggang ngayon, it's running for around a minute already. Okay, ito yung binuksan natin yung stomach ng ating balyena na stranded. Ito yung mga contents na nakuha natin. Ilang pail ng tubig yung nakuha na natin dito. At itong mga ipin daw ng squid na usually mga pagkain ng ganitong klaseng hayop. At madaming parasites, no? These are actually roundworms na punong-puno doon sa loob. Kumuha tayo ng ilang samples para ipadala sa laboratory for identification. Kakaunti kasi ang alam natin sa mga balyena kagaya nito. Kaya yung lahat ng information na makukolekta natin, makakadagdag ng kaalaman sa future na pag-aaral. Kumuha kami ng ilang sample ng kanyang laman gaya ng atay, bituka, puso, muscles, skin, at genital organs para masuri ito. Katulad din ng tao, no? Kasi mammal sila eh. Meron silang sakit. Anong dahilan ng sakit? Meron silang virus, meron silang bacterial disease, meron silang parasite, no? And so, naka-apekto sa system nila and naging mahina na sila at gusto na nilang mamatay and then pumunta sa shore. So, yun ang mga reasons kung bakit sila nasasadsa.